dito sa inilabas nga po na datos ng Philippine Statistics Authority kung saan inilahad nila na bumaba daw po ang inflation nitong September 2024. And they are also saying na ito daw ang pinakamababa in 4 years since May 2020. Pero Sir Sunny, kung bumababa ang inflation, bakit hindi natin nakikita yon on the ground? Bakit hanggang ngayon mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin? Kasi yung inflation, hindi yan sinusukat yung presyo ng bilihin eh. Ang sinusukat ng inflation, yung bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya kung inuulat ng gobyerno ngayon na bumagal ang inflation, hindi na sinasabing nagmura ang presyo ng bilihin. Ang sinasabi na nila, hindi na kasing bilis na dati yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero tumaas pa rin siya. Kaya hindi talaga marar. Kaya ano yun, yung pag-iisip na halimbawa, I think inflation last year, ito September last year, may get 6%. Ngayon, 1.9% na lang. Tumaas pa rin ang presyo ng bilin. Hindi lang nga kasi bilis ng dati, pero tumaas pa rin siya. Oo, hindi lang. Parang nire-report nila na bumababa, pero still, tumataas pa rin, hindi lang masyadong mabilis kagaya nitong mga nakaraang buwan. Pero let us remember, kasi diba, doon din sa paliwanag mo sa amin before, na ang inflation is the yung pagtaas nga ng presyo ng mga bilihin over a period of time. Ang dahilan din ba kung bakit hindi natin maramdaman ito? Dahil sabi nyo nga po kanina, mataas pa rin ang presyo ng bilihin, pero hindi nasing taas nun dati, at hindi rin nasasabayan ito ng taas ng sweldo ng mga manggagawa. Oo nga, actually, yung presyo kasi, dalawang aspeto yun eh. Kung ganun siya kataas, at yung isang aspeto, ano ba yung kakayanan natin? Mabayaran yung sinisingil na presyo. At sa amin, yun ang buong larawan actually, kung ba't hindi nararamdaman yung 1.9%. Kasi kung bumagal nga ang pagtaas ng presyo ng bilhin, tumaas pa rin siya. Ang mas tanong, tumaas ba yung kakayanan bumili ng ating mga kababayan? At actually, yung sahod, hindi lang sahod yung problema kasi sa totoo lang, maliit lamang na bahagi ng populasyon yung sakop ng sahod. Yung mas maraming bilang actually ng populasyon natin, nakaasa dun sa yung dumidiskarte na lamang, di ba nagabayin selka, nagya-shopping. Ako, di ko alam kung ano mga pinahanapan na pagkakitaan, hindi actually nakabati sa sahod. So, kumbaga, nato-double whammy yung mga kababayan natin. Una, hindi nagtataas yung sahod. Tapos, even dun sa mga hindi sahuran, hindi naman tumataas ang kita nila kasi kulang yung pera umiikot dun sa ekonomiya. Kasi nga, ang baba ng kita ng mga ordinaryong Pilipino. Dito po sa pagsukat na ginawa regarding the inflation dito sa ating bansa, ano-ano yung naging basehan kung bakit naging mabagal yung inflation noong September? Actually, alam mo, sa to lang, heroic yung effort ng PSA para computing inflation. Kasi ginagawa nila, may listahan sila na humigit kumulang, depende sa rehiyon, humigit kumulang 300 hanggang 700 na mga normal na binibili ng Pilipino. Pagkain, actually lahat na yan. Pagkain, pabahay, kuryente, at iba pa. Tapos kinikwenta nila yan. Sa buong Pilipinas, kada buwan, may higit 400,000 presyo, sinusuma nila yan dun sa inflation figure. So ang pumapasok dyan, actually, lahat ng normal na gastusin ng Pilipino, pumapasok dun sa pagkwenta ng inflation. Pagkain man yan, or sa pabahay, kuryente, tubig, edukasyon, kalusugan, pamasahe, cellphone, lahat yan pumapasok dun sa numero na yon. Tapos, maaaring may ilang mga rehiyon, baka may nagmurat sa isang presyo dyan, pero sa ibang rehiyon naman, tumaas, ang sinasabi ng 1.9%, sa pangkalahatan, tumaas pa rin actually yung presyo ng bilihin. Fed Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.